Ayos nga to. Eh, hindi nga to magos. Ayan o. Oh. Eh, saan pa yung bala? Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Agema Testing. Nitong nakaraan nga ay may in-upload si Commander Bantugan na tungkol sa testingan ng Agemat. At ang mga Agemat na tinesting niya rito ay binili niya raw ng pakyawan. Kumbaga ito ay nakalagay sa isang eco bag. Hindi naman naging maganda ang resulta ng testingan na ginawa ni Commander Bantugan sa dahilan na walang pumasa kahit isa sa kanyang nabiling mga agimat. Pero sa kalagitnaan ng kanyang testingan ay naisipan ni Commander Bantugan na maglabas ng kanyang sariling agimat at ito ay ang singsing na may leklay. Ito ay kanyang isinalang din at tinesting sa pamamagitan ng baril. Pero laking gulat ng lahat nang ito ay tamaan pero hindi tinablan. Kakaiba talaga ang husay at galing ng leklay. Nakakabilib. Makalipas nga ang ilang araw ay naglabas muli si Commander Bantugan ng testingan ng agimat. Na kung saan isa sa kanyang mga taga-suporta na galing pa sa ibang bansa ang nagpa-testing ng koleksyon niyang mga agimat. Ayon sa kanya, ang kanya raw mga agimat ay galing pa sa kanyang mga antingerong kaibigan at ang iba naman ay binili niya sa mga nag-aanting-anting. Bawat agimat na isinasalang niya ay may nakapaloob na kwento. Ipinapaliwanag niya rito kung kanino ito nanggaling at kung anong klase ng bisa ang meron ito. Mapapanood naman ang full video ng kanilang testingan sa YouTube channel ni Idol Commander Bantugan. Ayon pa nga sa nagpapatesting ng agimat, ang ilan dito ay bigay sa kanya ng kanyang kaibigang antingero. Meron din namang bigay ng matandang ermitanyo at meron din siyang nilimusan ng malalaking halaga. Dagdag pa niya na ilan sa mga ipapatesting niyang agimat ay nasaksihan niya kung gaano kagaling. Sapagkat ang lahat daw ng ito ay nasubukan na dati at siya mismo ang nakasaksi sa ginawang testingan. Pero ang lahat ng kwentong ito ay baliwala kay Commander Bantugan dahil walang pumasa ni isa sa kanyang panudla. Pero kahit ganoon ang nangyari ay hindi naman naging desmayado ang nagpa-testing ng agimat. Matapos regaluhan o bigyan ng agimat ni Commander Bantugan ang nagpa-testing na ito. Ito ay bilang sukli sa nagbigay ng regalo na taga-suporta ni Commander Bantugan na galing pa sa ibang bansa. Ang maganda rito ay nasaksihan niya mismo kung gaano kagaling o kabisa ang binigay sa kanyang regalo ni Commander Bantugan dahil sa harap niya mismo tinesting ang agimat na binigay sa kanya. Hindi lang yon, dahil hindi lang isa kundi dalawang agimat ang ibinigay ni Commander Bantugan sa kanyang taga-suporta. Binigyan niya ito ng isa pang agimat na leklay na kung saan ito ay pumasa doon sa huling testingan na ginawa ni Commander Bantugan. Kaya masasabi kong talagang sobrang sulit ang ginawa niyang pagbisita at ginawang pagpapaunlak sa kanya ni Commander Bantugan. Tara mga ka-horror at sabay-sabay nating panoorin ang highlights ng kanilang mga video. Bali sa video na ito ay makikita natin na isinasalang na ni Commander Bantugan yung leklay na nakalagay sa isang sisidla na kulay pula. Mamaya lang ay masasaksihan natin kung gaano kabisa ang leklay o kung gaano kagaling ang leklay na ito. Tinamaan, edi, ibig sabihin nun, sira din yun. Ibig sabihin mo, sir. Okay mga kapananig, eto,
yung singsing na binaren, ayan yung tama. Pero pinagtataka namin, hindi siya tumagos dito. Wala rin damage. Ba, oo nga no. Ayos nga to. Eh, hindi nga tumagos. Ayan o. Eh, saan na pala yung bala? Tinan mo dyan yung bala, baka na ako na dito. Hindi naman kasi o. Ito ang tama, pero wala siyang lampas. Iisa lang o. Eh, dapat lampas yan. Parang yung panyo ko na ano, yung ang nabubutas lang yung harapan. Sa likod ito tumatagos. Okay mga kapanalig, so nandito tayo ngayon sa foreign shooting range at magsusubukan na naman tayo ng agimat. At ito yung mga gamit. Ayan. Ayan, kita naman natin ano. Ngayon ay November. November 1. So, siya yung may-ari, pero kailangan itago natin yung kanyang pangalan o pagkakakilanan, pati kanyang mukha kasi baka daw, basta kung ano man yung rason niya, di ba? For privacy yon. So, pinayagan natin yun, ano. At ito ay galing sa iba't ibang mga grupo na binili niya. So, pasusubukan niya kasi hindi niya pa nasusubukan or sabi magagaling daw sa bala, tama? Yun ang sabi sa kanya. Pero ngayon natin malalaman yan kung talagang magaling sa bala. So lahat ng medalyon na to may kwento to. So panoorin nyo. So okay mga kapanalig, so ayun, kita naman natin sa lahat ng gamit na dinala niya dito na galing sa iba't ibang grupo or tao na nilimutan niya ng medyo mahal talaga. So walang nakapasa. No? Yun yung sinasabi ko lagi, marami mga kapanalig na magagaling sa kwento pero pagdating sa testing ay wala. So, kasi tinetesting daw naman nila to eh. Tinesting na nila lahat at pasado, kaya nilimusan ng tao. Ngayon, pagdating dito sa akin, hindi pumasa. Diba? So, pero papasalamat tayo. Brother, dito ka. Hindi naman kita mukha mo eh. So, ito, regalo niya sa atin. From saan to? Australia po yan. From Australia. So, alam nyo mga kapanalig, galing siya sa Australia kagabi. Diba? Kagabi siya, kasi nung pasakay siya sa aeroplano, kachat ko siya eh. At plano nga niya, dito na siya dumiretso sa atin. So ito yung pasalubong niya sa atin, unang-una, jersey. Diba? Lakers, Austin Reeves. Tapos, ito yun o. Jordan. Jordan. Diba? Boom. Reverse Panda. What's wrong? Diba? Reverse Panda. Ito natin. Yung sitas, bibilihin ko na lang daw. Wala ba? Wala. Hindi, meron yan. Dalawa yan. Dalawa lagi yan. Meron yan, meron. Tapos, syempre, may isa pa. Meron pang isa. Ito. Anong to? Sabrina Enes. Sabrina. Okay, tingnan natin. Ako panalig, oh. WNBA MVP. Yes! Kita nyo naman, no? Pero kahit may mga regalo siya sa akin, hindi natin pinatawad yung gamit niya. Pinasa ko rin natin. Hindi, mga kapanalig, kasi ang purpose natin ay hindi na niya dalhin. Kaysa naman magdala siya ng napakadaming ganon, tapos wala namang visa, pagdating ng pangangailangan niya, siya din lang ang mapapahamak. Diba, tama? So, yun. So, maraming salamat sa pagpunta. No? May kapalit naman. May kapalit yan. Ako na nagbigay sa kanya. Basta, kung ano man yun, sinubukan mismo sa harap niya, pero hindi ko na siguro ipapakita. Bahala na kung sasama ko sa video, pero ano na lang yung ingatan mo. Ikaw na mismo nakakita. Salamat po. Ha? Sa'yo mismo sinubok yun, ingatan mo. Salamat. Okay? Ito, buong buhay ko, ngayon ko lang nasaksihan yung gamit na pumasa. Sa tagal kong ano, dami ko nang sinalihang grupo.
halos lahat ng mga sikat na grupo, sikat ng mga antingero na ano ko na nalimusan ko na. Ngayon ako nakakita ng tunay. Legit. Ito masasabi ko si Idol Nick ang number one dito sa Pinas. Grabe naman, ikaw nagsabi yan. Ako, ay, baka may mag-iyaka na naman dyan. Thank you. Sa punto ng video na ito ay ipinapakita na ibinigay na ni KB yung isang regalo niya doon sa kanyang taga-suporta. Ito yung sintron na suot-suot yata ni Commander Bantuga nung siya ay dumayo ng testingan sa Mindoro. Dito nga ay bukod sa kanyang regalo na sintron ay binasbasan niya pa ang kanyang taga-suporta na talaga namang napakaswerte. At matapos nga niyang bigyan ng agimat na sinturon ang kanyang taga-suporta ay binigyan niya pa ito ng pangalawang regalo na leklay na singsing na kung saan ito ay mapapanood yung video ng testingan nito sa kanyang YouTube channel. Hindi rin naman nagpatalo ang taga-suporta ni Commander Bantugan pagdating sa pagbibigay ng regalo o pasalubong dahil binigyan niya ulit itong si KB ng isang diamond ring. O diba mga ka-horror, ngayong inaakala ng taga-suporta ni Commander Bantugan na nanggaling pa ng ibang bansa na uuwi siya ng Luhaan ay kabaliktaran ang nangyari. Yun ang tinatawag na kahit gaano ka kamalas, kapag swerte ka pa rin. Hanggang dito na lang mga ka-horror at samahan nyo kaming muli sa mga susunod pa naming mga video. Maraming salamat po.